Magandang araw po sa ating mga kalahok. Malugod po namin kayong tinatanggap sa ating online Good Clinical Practice Training. Ito po ay bahagi ng ating mga paghahanda sa clinical trials ng bakuna para sa COVID-19. Ang paksa pong tinatalakay ko sa inyo ay tungkol sa administrative oversight o pangangasiwa ng clinical trials ng Pilipinas. Narito po ang ating mga layunin sa pagtuturo. Una, ipaliwanag ang kahalagahan ng pagsali ng Pilipinas sa vaccine clinical trials. Pangalawa, banggitin ang tungkulin ng task group on vaccine evaluation and selection kaugnay sa clinical trials. At pangatlo, ihambing ang konsepto ng clinical trial sa emergency use authorization at product registration. Una po nating tatalakayin ang proseso ng pagbuo ng bakuna. Kinakailangan pa ba ang tinatawag na clinical trials? Maaari ba tayong lumikha ng isang bakuna kahit hindi na pagdaanan ang prosesong ito? Ang sagot po ay hindi. Sa pamamagitan lamang ng clinical trials natin masisiguro na ang isang bagong bakuna ay ligtas at epektibo para sa mga tao. Ang clinical trials ay nagbibigay sa atin ng batayan at katibayan na ang isang bakuna ay talagang ligtas para sa mga tao at epektibo laban sa isang sakit. Ang anumang bagong bakuna na hindi sumailalim sa clinical trials ay hindi maaprubahan ng Food and Drug Administration o FDA para sa pagpaparehistro ng produkto. Sa simpleng diagram na ito, makikita natin na ang clinical trials ay isang mahalagang hakbang bago magamit ang anumang bakuna sa tao. Ang clinical trials ay mga pag-aaral o pagsisiyasat na nilalahukan ng tao o human subjects. Isinasagawa ito upang tuklasin kung ano ang bagong bakuna at kung ito ay ligtas at epektibo sa pagprotekta mula sa sakit. Ito ay isang paraan o proseso ng pagsusuri ng kaligtasan, immunogenicity at efficacy ng isang nobelang bakuna bago ito mabigyan ng lisensya sa paggamit. Bakit kailangan luhukan ito ng mga tao? Sapagkat ito ang pangunahing paraan upang malaman kung isang bagong gamot o bakuna ay ligtas at epektibo sa pagpigil o paggamot ng karamdaman ng tao. Upang matiyak ang kaligtasan ng mga kalahok, isang mahigpit na proseso ng pagsusuri ang isinasagawa ng FDA at ng mga partner evaluators nito. Ibig sabihin, walang bagong bakuna maaprubahan na magsagawa ng clinical trials hanggat hindi pa nakukumpleto ang proseso ng pagsusuri alinsunod sa scientific at ethical standards. Sa panahon ng pagsasagawa ng clinical trials, ang mga kalahok ay aktibong sinusubaybayan din upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ano naman ang mga panganib na dapat isaalang-alang? Una, ang clinical trials ay isang pag-aaral ukol sa bagong bakuna, kaya laging may posibilidad na hindi ito gumana. Pangalawa, may posibilidad rin na ang bagong bakuna ay maging sanhi ng ilang side effects o adverse effects. Panghuli, hindi lahat ng voluntaryo sa clinical trials ay mapupunta sa treatment group na makakakuha ng bagong bakuna. Sa halip, ang iba ay magiging bahagi ng control group na makakakuha ng standard treatment o isang placebo na inert at ligtas gamitin. Bakit mahalaga ang pagsali ng Pilipinas sa clinical trials ng bakuna para sa COVID-19? Una,
sapagkat makakatulong ang bansa sa mabilis na paghahanap ng buong mundo sa ligtas at epektibong bakuna laban sa COVID-19. Nagiging bahagi tayo ng solusyon upang wakasan ang pandemya. Pangalawa, direktang maiuugnay sa populasyon ng Pilipino ang datos na makukuha mula sa clinical trials ukol sa kaligtasan at pagiging epektibo ng bakuna. Pangatlo, mahalaga ang trial sa pagbuo ng kinakailangang pangmatagalang datos ukol sa kaligtasan at pagiging epektibo ng bakuna na requirement din para sa aplikasyon sa Certificate of Product Registration kasama na ang mga bakunang may EUA. Pang-apat, marami pa rin tayong hindi alam tungkol sa COVID, lalo na kung ito po ay magiging katulad ng trangkaso na mangangailangan ng follow-up o taunang pagbabakuna sa pangmatagalan. Dahil sa mga lumalabas na bagong COVID-19 variants, maaaring kailanganin din ang pag-adjust sa mga bakuna, pati ang schedule ng dosing upang mapabuti ang kanilang bisa. Mahalaga ang trials para kumpirmahin kung magiging epektibo ito. Sino naman ang nangangasiwa sa clinical trials ng bakuna sa COVID-19? Ang Task Group on Vaccine Evaluation and Selection na binubuo ng Department of Science and Technology, Department of Health, Food and Drug Administration, Research Institute for Tropical Medicine, Department of Foreign Affairs, Department of Trade and Industry, Board of Investments, at ng National Development Company ang magbabantay at susuri sa mga aplikasyon para sa pagsasagawa ng mga clinical trials sa Pilipinas. Kasama na ang mga resulta ng trials na ito. Ang resulta ng pagsusuri ay magsisilbing gabay para sa pagpili ng mga bakuna na bibilhin ng ating bansa. Mahalaga ding malaman ang mga pagkakaiba sa pagsasagawa ng clinical trials, emergency use authorization o EUA, at product registration ng bakuna. Sa mga clinical trials, sinusubukan pa lamang po ang bagong bakuna sa mga tao upang masuri kung ito ay ligtas at mabisa. Samantalang sa EUA naman, ang bakuna ay tinuturing ligtas at mabisa batay sa pagsusuri ng interim data ng Phase 3 clinical trials na hindi bababa sa kalahati na itinakdang bilang ng mga kalahok. Sa product registration, ang sertipiko ng pagrehistro ng produkto ay ibinibigay kapag ang bagong bakuna ay naaprubahan na dahil ito ay napatunayan ng ligtas at mabisa base sa kumpletong datos na dala ng clinical trials phase 3. Sa clinical trials, ang bakuna ay hindi pa ganap na napatunayang epektibo sa yugtong ito at hindi pa pwedeng gamitin sa National Vaccination Program. Sa ilalim naman ng EUA, ang hindi pa naaprubahang bakuna ay pinahihintulutan para lamang sa limitadong paggamit o habang mayroon pang pandemya. Kapag ang bakuna ay nabigyan na ng product registration, maaari na itong bilhin at gamitin para sa National Vaccination Program. Dalawa ang klase ng clinical trials na gaganapin sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay lalahok sa WHO Solidarity Vaccine Trial o SVT na inaprubahan ng IATF sa pamamagitan ng Resolution Number 47 bilang bahagi ng pandaigdigang commitment ng bansa sa sama-samang pagsisikap na makahanap ng bakuna laban sa COVID-19. Ang Solidarity Vaccine Trial ay isang pandaigdigang aksyon na pinangungunahan ng World Health Organization na naglalayong suriin at kilalanin ang mga bakuna
at ang kanilang pag-usad at tukuyin ang mga katangian ng ligtas at mabisang bakuna upang labanan ang pandemya. Ang independent vaccine developers naman ay maaari rin magsagawa ng clinical trials sa Pilipinas sa kondisyon na makakaya nila punduhan ang kanilang sariling trials at iparehistro at paaprubahan ang kanilang aplikasyon sa FDA. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng WHO Solidarity Trial at Independent Trials? Ang WHO Solidarity Vaccine Trial ay ipinatutupad ng World Health Organization at pinopondohan ng gobyerno ng Pilipinas, habang ang independent trials ay pinatutupad at pinopondohan ng mga independent at pribadong kumpanya at kani-kanilang mga contract research organization. Ang layunin ng WHO Solidarity Vaccine Trial ay suriin ang kaligtasan at pagiging epektibo ng maraming preventive vaccine candidates laban sa SARS-CoV-2. Samantalang isang bakuna lamang, bawat independent private company ang sinusuri sa independent trials. Ang WHO Solidarity Vaccine Trial ay adaptive, rapid, at community-based trials. Samantalang ang independent trials naman ay hospital o trial site-based. Sino ang magbabantay sa clinical trials sa Pilipinas? Bilang isang regulatory agency, tinitiyak ng Food and Drug Administration ang kaligtasan, pagiging epektibo o kalidad ng mga produktong pangkalusugan na tinukoy ng RA number 97111. Kasama dito ang pangangasiwa ng mga aplikasyon para sa pagsasagawa ng clinical trial sa bansa at pagsusuri ng mga aplikasyon para sa pagpaparehistro ng produkto ng bagong bakuna. Sa ating pagtatapos, nais ko uling banggitin ang mga layunin sa pagtuturo bilang paghahanda sa inyong post-assessment pagkatapos ng araling ito. Una, ipaliwanag ang kahalagahan ng sali ng Pilipinas sa vaccine clinical trials. Pangalawa, banggitin ang tungkulin ng Task Group on Vaccine Evaluation and Selection kaugnay sa clinical trials. At pangatlo, ihambing ang konsepto ng clinical trials sa emergency use authorization at product registration. Naway kayo ay naliwanagan at nabigyan ng tamang impormasyon ukol sa pangangasiwa ng clinical trials ng bakuna laban sa COVID-19. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat.